Hello guys, welcome sa build series number 2 ng ating Neo 4. Bumili ako ng front fender ng Neo Soul or Mio SMX. Yan, made in Thailand. Buksan natin. Nabili ko siya sa halagang 800 pesos. Tapos bumili din ako ng handlebar cover. Yan, made in Thailand din siya. Nabili ko siya sa halagang 800 pesos. So same price sila nung front fender. Bumili din ako ng footboard. Nabili ko siya sa halagang 750 pesos. Yan guys, bumili din ako ng Nobo Crown Case, Indonesia version. Yan, from Jakarta, Indonesia. Nabili ko siya sa halagang 1,700 pesos. Yan yung ating Nobo Crown. Hindi kasama sa box to, no? Nilagay ko lang. So bumili din ako ng cover, bearing, tsaka pin shop. Yan, yung pin shop 100 pesos, yung bearing 100 pesos. Tapos yung top cover 350 pesos. And tignan natin yung Nobo Crown Case. So ito yung Indonesian version ng Nobo Crown Case. Yung Thailand version, medyo mahal siya, no? Nasa 2.5 siya. Yung pagkakaiba nila, yung color, medyo dark yung color ng Thailand. So, yan. Ito yung sa loob ng Nobo Crown Case.
Install ko na sila. Tatanggalin ko muna itong lumang handlebar cover. Pagkatapos install natin yung front fender, alisin muna natin itong lumang front fender. I-install ko na yung Nobo crankcase. Tatanggalin ko muna itong crankcase, stock crankcase ng MioSoul.
kukunin ko na yung kick assembly ng ating stock crankcase. Ililipat ko siya doon sa knob crankcase. Install natin itong pinion shop. Ilagay na natin yung pamaypay. Lagyan muna natin ng grasa. Tapos lagyan natin itong spacer or bushing. Tapos kunin natin yung spring. So, ganyan yung pagkakalagay. And, gagamitin natin itong bilang stopper. Pilain natin, tapos kuha tayo ng Phillips or screwdriver, tapos ayusin natin yung spring
habang tinutulak yung habang tinutulak natin yung pamaypay. So ayusin natin yung spring. Tapos push natin yung pamaypay. Yan, yan pumasok. Tapos ayusin na lang yung spring. Igitna natin siya. Lalagyan natin itong washer. Pagkatapos itong circlip. Yan, pwede na nating isabit yung hook ng spring dito. Isabit natin siya dito.
Thank you.